ka, guys. Napakatahimik ng makina nito. Napakatahimik ng makina. Tapos, isang beses na rin ako nalubak. Yan yung headlight niya, guys. Hindi naman masyadong malakas. Hindi rin mahina. Tapos, yung gulong natin, napalitan na to. May nakatusok. May stapler. Yan, guys. Yung motor natin. Tapos, yung mga nailagay lang natin na accessories. Ito lang. Good morning sa inyo mga kabady, mga paps. Panibagong araw na dapat natin ipagpasalamat. So today is another vlog. Pag-usapan natin, guys, ano nga ba ang performance ng all stock ni Mio Gravis. So sa tagal na natin ginagamit to, guys. Magwa 1 year, halos 1 year na nga this coming October 30. So isang buwan na lang, ilang araw na lang. Today is October 1. So ano nga ba yung mga naging issue ni Mio Gravis after 1 year? So guys, unahin natin yung takbo tsaka yung hatak ng makina. So guys, si Mio Gravis nga pala ay hindi ko pa napapalitan ng mga panggilid tulad ng belt, bola. So nilinis lang natin. Hindi pa rin natin siya na-tune-up kasi di naman nagbabagong performance. So bali sa top speed, guys, ilang beses ko na siyang napatakbo ng 100 km per hour. Actually, pag nasa commonwealth ako, tinatry ko lagi yan. So hindi naman siya na bago ng performance. So regarding naman sa fuel consumption. Fuel consumption niya sa loob ng halos 1 taon, medyo lumakas siya ng konti sa gasolina. Kasi dati nag-a-average siya ng 55 kilometer per liter. So ngayon nasa naglalaro na lang siya ng 45 to 50 kilometers. So pwede pa rin, 'di ba? Matipid pa rin siya. Kasi hindi naman sa pagbinili mo 'yon, hindi magbabago yung konsumo. Kasi naluluma ang motor natin. So today, what is the odometer of our motorcycle? So ngayon update natin, October 1. Nasa 30,936 na tinakbo natin ng motor natin, guys. All overall na aking masasabi sa performance ni Mio Gravis after 12 months, hindi siya hindi nagbabago yung bilis niya. Yung performance nga lang ng ng syempre ng mga hataw. Siyempre yung performance ng mga shock absorber niya sa likod, medyo lumambot na siya, guys. Hindi na siya katulad ng dati na matagtag. Yung sa unahan, okay na rin yung play ng ng shock niya. Hindi na siya katulad dati na kapag may humps or kung anumang baku-baku diyan sa kalsada, hindi na siya ganung matalbog. At siyempre, ano nga ba yung mga pinalitan natin dito sa motor na to? Siyempre yung preno, 1 beses pa lang sa unahan. Sa likod hindi pa, adjust lang. Sa ating brake pad, yan. Chinek ko yung brake pad nakaraan, okay pa naman. Bali, pangalawang brake pad ko na yan. Replacement lang ang nailagay. Siyempre gulong. Yung gulong sa likod, papalitin na yan. Pagpalit ako ngayon ng gulong, bali, pangatlong gulong ko na kung sakasakali. Malakas sa gulong si Gravis sa likod. Pero yung sa unahan, stock pa rin ang nakalagay. Medyo pudpud na rin yung nasa unahan natin. Pero may nabili na tayo na na gulong. Medyo mababa nga lang. Bumaba yung nabili natin. Low profile siya, guys. Tapos sa mga nagbabalak bumili ng Mio Gravis, hindi naman kayo magsisisi. Kasi yung style niya maganda rin naman. May pagkamacho. Total, may lumabas naman na ngayon na bago na Yamaha Gear 125 din. Halos yung engine niya, yung crankcase, halos lahat, tambucho, talagang iisa lang, guys.
talagang body na lang ang pinagkaiba ng Yamaha gear tsaka itong Gravis. Tapos yung battery natin, hindi pa rin napapalitan, guys, stock pa rin. So ganun talaga siguro kapag hindi ka naglalagay ng mga other devices o yung ibang accessories sa motor, talagang tatagal yung buhay ng battery mo. Maraming nagsasabi, madali daw ma-busted yung battery, maraming nagpapalit, nagloloko agad. Kasi yung sa akin, yung battery ko, ang ganda pa rin ng ano, eh. Ang ganda pa rin ng reading niya, 13.5 yan, oh. So ibig sabihin, good pa yan. Mahirap yan kapag nalobat, magche-check engine. So wag nyo lang ano. Kaya dapat loyal tayo sa ano, eh. Loyal tayo sa stock. All stock lang dapat. Kasi yung iba nagkakabit ng mini driving light. Malakas sa ano yon, malakas sa battery talaga yon, guys. Kahit sabi mong yung iba nagpapa-full wave. Kasi isipin mo yung talagang yung 12 volts talagang akma lang yan para sa eksaktong devices ng mga motor natin. Pero okay lang rin naman maglagay ng ganun. Kasi dagdag rin naman na ilaw yon. Kasi napatunayan natin si Mio Gravis, napakahina ng ilaw pag gabi. Talagang kinakailangan mo magdagdag ng ilaw. Tsaka ito, hindi ko pa naayos yung headlight nito, eh. Medyo taas yung headlight nito, eh. Kaya pag may nakakasalubong ka, tapos pag madilim na, nakakasilaw, kasalubong si Mio Gravis. Pero yung ilaw, good para sa akin. Ewan ko lang sa iba. Although may hina siya, pero talagang kita mo naman yung kalsada kapag nagdra-drive ka. Tsaka ano, ha, napakatibay nito, guys, ha. Tsaka makunat yung mga playrings. Yung pairings niya makunat. Kasi nasubukan na natin sumimplang rito. Nakakayod lang siya, hindi siya nababasag. Tsaka guys, napakatahimik ng makina nito. Napakatahimik ng makina. Wow! Tapos isang beses na rin ako nalubak. Yan yung headlight niya, guys, oh. Hindi naman masyadong malakas, hindi rin mahina. Marami na siyang gas-gas kasi ginagamit natin sa trabaho yan, eh, araw-araw, eh. Tapos yung gulong natin, napalitan na to. May nakatusok, oh. May stapler. Yan, guys, yung motor natin. Tapos yung mga nailagay lang natin na accessories, ito lang. Yung ano lang, yung sec na box, tapos yung bracket na sec na, yung sec all. Tapos naglagay na rin tayo ng cellphone holder, sec din. Hindi tayo mahilig sa sec. So yan, ganyan lang. All in all, sa 1 year na nagamit natin dito sa motor na to, wala naman talagang pinagbago, kundi yung mga gas-gas lang. Ala, loyal tayo sa stock, guys. Tsaka yung ano niya, yung redondo niya, hindi naman nagbago yan. Wala pa namang kabengkong-bengkong yung ano, yung mags niya. Good pa rin siya, guys. Sa 1 year na pagsasama namin ni Red ng Mio Gravis ko, napaka ano niya, napaka husay gamitin, napaka sarap gamitin sa handling, sa cornering, sa mga sa bilis, meron pa rin namang ano, may masasabi talaga sa bilis. Tsaka wala ka dapat ipangamba rito, kung sakali mang magloko yung ano mo, yung mag-check engine man, ang mga pagpipilian mo lang diyan, it's either battery or may mga nangat-ngat na wiring. Kung sakasakaling wala kang nailalagay na mga ano, na mga accessories. Pero all in all talaga, 100% na may re-recommenda pa rin to as a service, tapos daily use na rin. Maganda si Gravis kumpara sa mga ibang 125. Bukod sa malapat ang gulong, ang problema nga lang, guys,
ang stock na gulong ni Mio Gravis ay napakadulas. So guys, pinapaalala ko ulit, kapag bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe, like and share my video. Iskorya Moto Vlog po, laging nagpapaalala na mag-ingat tayo guys, tulad kanina nasaksihan natin, may disgrasya. So sana mag-subscribe kayo, tulungan nyo po ako na mabigyan kayo ng magagandang impormasyon regarding sa motor at saka ganun din sa kalsada. So hanggang sa muli guys, hanggang sa muling pagkikita, salamat po.